Hi guys! Welcome back to my vlog. Nasasaktan ba kayo habang nagdudu or after magdu? Ang tawag po dyan, dyspareunia. Dyspareunia guys ay painful sex. So, madaming mga babae na nakakaranas nito kasi madaming dahilan. Unang-unang dahilan guys ay vaginal dryness. So, mag foreplay naman kasi, pagbiglaan naman nasubo agad, 'di ba? Sorry, medyo sensitive ang pag-usapan natin ngayon. Bawal ang nega. Or pwede naman tayong gumamit ng lubricants or kaya pampadulas, pero piliin lang natin yung mga fertility friendly na lubricants, may mga herbal at walang halong toxic chemicals gaya ng parabens. Meron din akong video ng fertility lubricants guys, and please go on my channel, click my videos at hanapin nyo po doon. Then next, vaginismus. Ito yung spasms ng mga muscles natin na kusang nag-spasm, merong contraction, at yun, magkakaroon yun ng painful na pagtatalik. Both sa husband at saka wife. Dahilan din kung bakit masakit ay yung mga infection. Baka may mga infection tayo dyan, gaya ng mga vaginal yeast infection, bacterial vaginosis, at yung mga nakakahawang infections. Or yung mga problema sa cervix natin, gaya ng mga cervical erosion at kung meron ding infection doon. Yung cervical erosion kasi guys, medyo nag-erode yung cervix at medyo may parang gasgas siya, and then minsan nga nagbi-bleed yun. So pag may deep penetration, yung malalim talaga, yun magkakaroon ng sakit. Pwede rin dahilan kung may problema tayo sa matres. Ayun nga yung mga myoma, fibroids, o kaya yung mga endometriosis. Mararanasan din natin ang painful sex kung meron tayo ng mga to. Or kung may problema tayo sa ovary natin, halimbawa kung may cyst dyan, magkakaroon din pa rin ng painful sex kasi pag siyempre, pag na-irritate or may stress yan, so yun, magkakaramdam tayo ng sakit. Or kung meron tayong PID, yung pelvic inflammatory disease, meron din akong video nan guys. Kung gusto nyong malaman ang PID, balikan nyo po yung video ko. Or ectopic pregnancy. Kung may ectopic pregnancy tayo guys, normal lang talaga na makaramdam tayo ng sakit pag nagtatalik tayo. Kasi syempre yung pressure din. Gaya ng mga fibroids, myoma, at yung mga endometriosis sa matres natin, yung mga cysts sa ovaryo natin, may pressure talaga, so masakit. Or kung meron sexually transmitted diseases, gaya ng mga herpes zoster, mga genital warts, o kaya yung mga herpes. And then, pwede ding early menopause or pa-menopause na. Kasi syempre, nawawalan na ng moisture yung private part natin. So, ayun nga, dryness, kaya masakit. Yun lang guys, at sana nakatulong ang video na to. Please keep the requesting at titignan natin kung magagawa natin ng mga videos ang mga requests nyo. Please subscribe, click the bell button para ma-update po kayo sa mga bago kong uploads. Bye-bye and God bless!